Ayan. Sa video na to guys ay babasagin na natin yung katotohanan sa dalawang machine na to. Yung totoo nga bang gumagana siya or nakakapag-create siya ng kuryente at makakapag-sustain ng sarili niya yung tinatawag nilang free energy, over unity, ano pa? Self-sustain machine. So, totoo nga ba yung dalawang machine na to? Totoo nga bang nakakapaglabas siya ng kuryente? Huwag kayong atat kasi ipapakita ko lahat-lahat, kakalkalin natin at ipapakita ko kung saan talaga yung source ng kuryente niya. So, unahin lang natin itong isa na to. Tanggalin muna natin ito. So, pasensya na guys kasi hindi pa fully functional itong ating working area. Okay, yan siya guys. Okay, so bago natin siya sirain at kalas-kalasin, pandarin muna natin siya kagaya nung dati. Pasensya na sa mga naniniwala at mga hindi naniniwala. Siya nga pala guys, sa mga naniniwala at yung hindi naniniwala, nakasabay niyong nanonood ngayon, pakisampal niyo nga sa katotohanan. Hindi, biro lang, baka magsuntukan kayo. So, pandarin natin siya kagaya nung dati. Okay? Kita niyo ba? Ayan. Hintayin lang natin mag-boot up. Tapos ngayon ay i-test natin. Yun na natin. Kung ilang volt yung lumalabas. Ayan, zero. Walang wire. Kung paano nangyaring magic. It's magic. 237.4. Walang wire. Okay, so yan siya guys. Ayan. Ito, mas mababa yung kuryente niya. Nasa 211 lang siya. Ayan, 211 volt. Easy. Isang tanong nila, paano papatayin? Di syempre, tanggalin lang natin yung saksakan. Ganun lang kasimple. Ayan, patay na. So, ganun lang guys, kung paano siya patayin. So, itong isang malaking tanong. Totoo nga bang nakakapaglabas siya ng kuryente? Nakaka-self-generate ba siya? Nakakapag-self-sustain ba siya? Okay, so bago nating sagutin yan, guys, sa mga hindi pa nakapag avail pa ng ganito. Guys, ang ganda guys. Isang pressure washer, napakalakas. Oh. Tapos, sulit na sulit. Sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng pressure washer, si Predator, ayan, 1,500 watts, liquid laser. Ayan, pwedeng panglinis sa ating mga simentong putik-putik. Meron siyang lumot. Tanggal yan guys, napakalakas. Okay. So sa mga interested na bumili ng ganito, nasa description box po, puntaan nyo na lang. Sabay flag ng ano, product. Okay. So, eto guys, para sa ano, para matapos na ang agam-agam kasi napakaraming nagme-message sa akin sa Messenger. Maraming nagtatanong, tinatag ako. At may mga nag-i-email sa akin. Gustong mag-avail ng ganitong machine. Guys, panoorin nyo muna to bago kayo ano, maniwala. Para matapos na at matahimik na rin si Juan de la Sag. Okay, ganito namin kayo pinaniwala. Ayaw rin ma. Much later. Oh, ano, naniniwala na kayo na hindi talaga nanggaling yung kuryente doon sa machine. Kundi kay Convex Power Station. Ayan. Marami pa rin nagsasabi, promotion lang yan. Guys, dito talaga nanggaling yung kuryente niya. Although may nanggagaling doon talaga, mamaya huwag kayong atat kasi kakalas-kalasin natin. Hahanapin natin kung mayroong lithium-ion battery sa kanyang
Kasi sinasabi nila mayroon daw lithium ion sa mga tubular. Okay, mamaya papakita natin, kakalasin natin. So, sayang na sayang. State of the art. Breakthrough. Kakalasin mo lang Juan de la Sagra. Okay. So, ganun yung nangyari, guys. Kinukay namin sa buhangin. Mas maganda kasi, may tatago mo lahat-lahat ng sekreto sa ilalim ng buhangin. Tapos, kumbaga, hindi basa yung buhangin, hindi ka makukuryente. Okay, si Convex Power Station, pumipiyok-piyok pa ako. Ayan, sa kanya nang galing yung kuryente. At ito rin yung ginamit ko na nag-welding kasi doon walang linya ng kuryente. Although mayroong sitio doon pero walang kuryente. Hindi available ang grid doon. So ito yung ginamit ko, guys. Okay, malakas. Sulit na sulit. Baka hindi pa kayo naniniwala talaga na sa kanya nang galing yung kuryente. Okay, ipapakita ko ngayon. Paandarin natin to. Subukan natin mag-welding ng ano, matauhan kayo sa katotohanan. Tapos subukan natin to. Medyo mahaba to, guys. Pandarin na natin. Yan. Bukan natin. Yan. Ba't ka matunog ngayon, ha? Okay, saksak natin. Naka-on na siya. Okay. Yan yung wire niya, guys. O, si Predator. Para makita nyo. Yan, si Predator. Flux Reactor 6-in-1 welding machine. So, ito yung ginamit ko, guys. Para sa mga interested na bumili ng ganitong welding machine. Yan. Sulit na sulit. Subukan natin. Ito. Yung kanyang wire. Baka kasi pagdudaan kaya lahat pinapakita ko. Okay, try natin. Wala na, namatay na. Wala na. Wala na, wala na. Okay. Patay, subukan natin ulit. Ayan. Try natin. Wala na, patay na. Ayan, maandar pa rin siya. Pero mamaya masasagot lahat yung duda ninyo. Okay. Ngayon, subukan natin si Convex Power Station. Okay, lapit natin para makita ninyo. So, ito pa lang ang power station na super budget pero sulit sa spec. Tapos, naka 1,000 watt hour yung kanyang battery. At guys, eto, kasi maraming nagsasabi at duda sa kanyang battery. Eto po ay lithium iron phosphate or LiPo4 yung kanyang battery. So, napakakunat, napakalakas niyan. Kaya po, kaya niyang mag-welding gamit ang MIG. Okay. Kaya ito paano, kaya niya. Hindi ko naman sinasabing talagang makakapag-weld ka ng malakas, makakapag-cut. Hindi, guys, pero dito pinapakita ko lang na talagang kaya ito paano, si Convex Power Station ay pang flagship na rin yung kanyang lakas. Kahit na budget yung kanyang price. Okay, subukan natin. Walang ibang wire. Subukan natin. Ayan. Sabi nila marami daw naubusan. Out of stock. So ngayon, guys, dumating na naman ang maraming stock. Ayan, subukan natin. Off muna natin para safe tayo. Ayan. Bandar na siya. On natin yung inverter. Nakaset tayo sa 125 ampere. Baba natin kasi nga power station lang siya. Not intended talaga na pang welding. Naisipan ko lang na subukan sa welding machine kung gaano siya kalakas. Okay. Ang ating ginamit na flux cord ay 1.0 mm. Yan. Lakas, di ba? Dugtong natin to. Dito. Subukan natin idugtong.
Baka nagdududa kayo. Ilipat natin yung angle para makita ninyo. So para sa akin guys, si Convex Power Station pa lang ang makakapagbigay ng ganun kalakas pero napakamura yung kanyang presyo. Sa ibang mga brand kasi abutin na yun yung 1000 watts tapos pure sine wave. Nasa 30,000 to 40,000 na yan. Pero kay Convex, mas dihamak na mas mura siya. So ano yung mga dahilan kung ba't ito yung dapat piliin mo? Ito guys, yung kanyang battery. Naka lithium iron phosphate na siya or LiPo4 battery. 1000 watts hour yung kanyang battery. Tapos yung kanyang output sa kanyang AC, pure sine wave na siya at 1000 watts, aabot pa siya ng hanggang 2000 watts. Di ba sulit na sulit yon? Si Convex po kasi ay posbong na brand ng power station. Kaya mas mura siya, gumagawa pa lang siya ng pangalan niya. So siya ang ginagamit ko or dito nang gagaling yung kuryente na lumalabas kay Vito. So yan. Makatatanungin nyo naman yung presyo. Available po sa Lazada at Shopee. At dalian ninyo kasi baka mamaya maubusan na naman kayo. Okay, ang price po nito guys sa Lazada at Shopee nasa description box. Puntaan nyo na lang. Tapos yung link ni Pressure Washer, ayan, nasa description box. Okay, ang price po nito guys ay nasa 18,995 pesos. So, meron siyang paggalaw ng price konti, pero mas affordable pa rin siya sa kanyang spec sa ibang mga brand, compare sa ibang mga brand. Yung nakita ko nga nasa 18,000 pesos, pero yung kanyang output, pure sine wave, kaya lang 300 watts. Tapos yung kanyang battery nasa 600 watts hour, yung kanyang battery lang. Pero dito, sagad-sagad, pero konting-konti lang yung diferensya nila. So, saan ka pa? Bahala ka na mag-decide kung anong pipiliin mo. So, dumako na tayo guys sa ating Epic machine. Pagilid natin tong si... Ito guys, yung sinasabi kong legit. Ito po yung legit. Legit. Ito, kakalasin na natin. Ayan. Kung nasan nga ba yung kanyang hidden treasure. So, marami siguro na pabili ba't napaniwala. Kasi nga, live ko siya ginawa at walang cut yung video. So, ganito kasi guys. Prepared na po yung spot bago pa siya binidyo. Ganun lang po kadali. So, direct to the point tayo. Kahit hindi ko na to gamitin para paikutin siya, aandar siya guys. Ayan. Okay. So, sapat ba yung napoproduce niyang kuryente para pandarin yung sarili niya? Hindi guys. Siguro sa next video, yung isa, para masagot yung agam-agam natin na gagana ba talaga ang free energy generator kahit direct drive, belt drive, chain drive, o kahit anong driver pa yan, or sweet lover pa yan. So dito, ibig sabihin, powered siya ng DC or battery. Ang tanong, nasan yung battery? Maraming rumor na nakalagay daw sa tubular. So, nagkakamali kayo guys. Kasi kung ilalagay ko dito yung battery at saka ako nag-welding, masusunog siya. Kaboom! Okay? Yan. Ang totoo dito, yung kanyang coil, totoo. Yung kanyang magnet, totoo. Pero apat lang. Tapos, meron siyang capacitor. May mga nagsabi, super capacitor. Hindi guys. Ordinary na pang amplifier lang yan. Tapos, meron siyang regulator dito. Totong regulator yan. Kasi yung ginamit ko sa windmill noon, yan yung ginamit kong regulator at converter niya. Tapos, meron siyang motor dito na pang DC. Yung mga pang DC fan, yan. Tapos, yung controller niya, ayan. Napakaganda ng frame, sayang na sayang. Pero, gagawin ko na lang siguro display sa Kalokohan ni Juan de la Sag at marami akong nabudol. Okay, yan guys. Yung kanyang DC motor.
Tapos meron dito power supply ng amplifier. So nakakatawa siya. Kasi marami siya talagang nabudol. Yan o. Okay. So ngayon, ipapakita natin yung inverter. Kasi ito na lang yung natitira. At may mga nagsasabi nandito daw. So tingnan natin kung nandito nga. Tanggalin natin yung saksakan. Yan. Tapos tanggalin natin yung inverter. Pasensya na guys, mahaba tong video. Hindi kayang saklawan pati nung isa. At sa next video siguro, papakita kung talagang working talagang direct drive. Okay. Yan. Tanggalin natin. Maraming nagre-upload nung video na to kasi ewan ko kung mas gusto nila yung ano, niloloko pa naman sila. So yung nandito guys, eto, tubular na to. Panggulo lang to para ano, maiba yung tingin ninyo. Pero walang laman yan, talagang wala. Okay, may mga nagsasabi nandito daw. So mas maganda tingnan natin para ano, matapos yung rumor. Ayan. Okay, buksan natin. Para matapos na. May mga death threat na rin kasi sa akin na kung hindi ko daw ibigay yung ano, design or hindi pagbili tong machine ay baka tutuliin daw ako. Ay alam nyo naman. Tuli, hindi pala tuli. Ano ba 'yan? Ayan. So, okay, nandito guys yung battery niya, no. Meron akong 500 watts na ano dito, na square wave na inverter. Ayan. So, tapos na ang kalokohan ni Juan de la Saga. At yung mga naniniwala sa mga ganito na machine, yung katabi ninyong naniniwala dyan, pakisampal nyo po ng matauhan. So, eto guys, ay gagana siya na mag-isa. Yan o. Kasi nga, meron siyang inverter sa loob. Diba? Ganun lang. Lahat na pwedeng pagtaguan, pagtataguan yan. Tapos kung i-reveal, papakita ko niya rin na wala dun. Eh syempre, sino ba naman ng ano, tanga-tanga na ipapakita. Tatanggalin niya yan bago niya i-video. Gagawa at gagawa ng paraan para kunyari walang cut. Yan o, 238 volt AC. Okay. Ito palang inverter na makakapag-run na mag-isa. Okay. So ito guys yung isang machine, yung FB3. Ganito siya guys kung paano gumana. Nakikita niya yan. Dalawang metal plate. A at B. Line 1, line 2. So ito connected sa outlet na to. Dalawa. Tapos dito sa bungad, mas maganda malapit. Yan. Tapos dito sa bungad niya, dito yung output nito. Yan. Okay, kabila. Pero ito, connected na to sa ilalim. Yan. Kaya kahit live namin na ipakita sa inyo ang testing, wala na. Finish na. Tapos na. Okay. Yan. Meron siyang contact plate dito, contact pad. Ganun din yung isang machine. Machine. Yung isang FB 2.0. Ayan, meron siyang contact plate at connected yan dito. Okay, pakita natin, nalimutan ko. Pakita natin yung structure sa loob. So, hindi ko na pwedeng gawin sa susunod na video ang mga ganitong klaseng content. Kasi nga, pinakita ko na yung tricks. So, eto siya guys. Aray. Ayan o, kabilaan. Papunta sa ilalim, yung line 1 at line 2. Ayan, dito yan. Pero yung isa, or yung dalawa, kaya hindi ko siya sinasaksakan. Pag sinaksakan ko to, continuous lang to dito. Ayan, medyo yung mga baguhan dito, talagang malilito talaga kayo. At masisiraan kayo ng bait. Alam nyo, ang gulo-gulo na nga yung arrangement ng utak nyo, magugulo palalo. Okay, yan. Ito yung connected sa inverter. Tapos yung dalawa, connected sa ilalim. Yan. Para pag pinatong ko sa buhanginan, merong dalawang pin doon
yun yung magiging contact niya papunta sa inverter or sa power station. Ganun lang po kadali. Kahit live na inipakita na sa inyo, tapos na. Finish na. Meron siyang contact plate. Tapos ipapatong sa lamesa. Tapos dito, meron siyang contact na contact tip. Ayan, spring. Ayan siya guys, oh. Ayan. At connected siya sa ilalim. Ayan, merong wire papunta sa ilalim niya. At nakabaon ulit sa lupa. Boom! Connected dito sa loob. Nakikita niyo yung kahoy na yan, nasa ilalim yung kanyang wire papunta sa itaas. Nandito yung kanyang contact tip. Ayan, kabilaan yan. Dito yung wire, oh. Napapunta sa ilalim ng machine sa contact plate. So, hindi ko na po isa-isahin kasi parehas lang yung method na ginawa ko doon during live. Ayan. Yung kunyari, oh, paikutan mo na. Ang ginagawa ko po doon, sinasaksak ko na or ina-activate ko na si Convex Power Station. Ito lang po yung legit talaga. Siya yung legit na gumagana. Hindi po ito. Basura po ito. Yung sinasabi ko pong gustong bumili, magbubuti po yung gustong bumili nito kasi ang dami niyang bakal. Sulit. Yan, yun po yung gustong bumili. So ngayon, tapos nang na-demo, sayang din naman, ang ganda nung pagkakagawa. Pero magbobote yung makikinabang. Ayan. So para sa mga interested na bumili ng ganito sa Convex Power Station, 1000 watts, pure sine wave, 1000 watts hour, naka-LiPo 4, yung kanyang battery. So sulit na sulit yung kanyang price. Reasonable naman po yung kanyang price at siya lang po ang pinakamurang power station sa ngayon. Okay, so maraming salamat guys. Hanggang dito na lang muna. Next time, abangan nyo yung mga product review natin. Okay, maraming salamat. Bye-bye.